What is that legacy? Better than gold and silver, a good name. He was a very, very loving father, but also very strict. Everywhere I went, people were saying, napakabuting tao ng ama mo. Every day of my life, I remember that, and it's really true. Ayaw niya ng lalamang sa kapwa, so doon nakadikit yung I leave you a good name. What did you learn with all of this, or what's most important to you? So doon niya nasabing quality of life. And then tinanong siya, what do you mean quality of life? Doon sinabi niya, quality of your relationship to God and the quality of your relationship to your loved ones. So that will determine your qualities. Doon niya sinabi, so with God, kahit a minute every day, spend time with Him. Tapos with your family, don't forget them. Loving husband, father, grandfather, and servant of God and the Filipino people. I really thank God for the balance of my mom and dad. Faithful not meaning he was perfect, but he just longed to fulfill his mission. Umukuti-kutita, umubusi-busila, kaya nangindak ng mga bumbilya. Kikindak-kinda, parang kukurap-kurap, pinaglalawan inyong mga mata. Iba't ibang palamuti, ating isabit sa puno. Uhusan ang mga kulay, tambaka. Katumbas na ng pangalang Rene Cayetano ang salitang kompanyero. Si kompanyero Rene ay sumikat bilang pro bono o libreng abogado ng mga malalaking kaso noon tulad ng Pepsi Paloma rape case, MMFF scandal, Luis Beltran case, at Vizconde massacre. Naging host din siya ng Kompanyero y Kompanyera, isang TV program na nagbibigay ng payong legal sa mga simpleng mamamayan. 1998, nang nahalal bilang senador si Kompanyero Rene na may ikalawang pinakamaraming boto, ilan sa mga makasaysayang batas na si Kompanyero Rene ang may akda ay ang Clean Air Act, E-Commerce Law, Electronic Power Industry Reform Act of 2001, at the Fair Elections Act. Pumanaw si Kompanyero Rene dahil sa abdominal at liver cancer noong 2003. Naiwan niyang pamana sa kabataan ang Senator Renato Kompanyero Cayetano Memorial Science and Technology High School sa Taguig at apat pang paaralan. Ngunit ang pinakamahalagang pamana ni Kompanyero Rene ay ang mabuting halimbawa ng serbisyo publiko at paglilingkod sa kapwa. Isang tatak na ipinagpapatuloy ni na Senador Alan Apia, patunay na ang pagiging Cayetano ay pagiging kakampi, katuwang at kompanyero ng mamamayang Pilipino. Magandang gabi, Pilipinas, and welcome to Kompanyero, remembering Senator Rene Cayetano. At to help us remember Senator Rene Cayetano, kasama po natin ngayong gabi, Senator Pia. Hello, Kuya Boy. Hello po sa inyong lahat. And Senator Alan. More of Christ or Merry Christmas, Kuya Boy, at sa lahat ng ating pong mga kababayan. And of course, yung mga mahal ng dad ko, yung kanyang mga suki nun sa kumpanyero y kumpanyera. Maraming salamat sa karangalan ito.
na mabigyan ng pagkakataong makipagkwentuhan sa inyong dalawa. In one of your interviews, Sister Pia, I think this was in 2019. Sinabi mong 16 years that you've been consistently celebrating Christmas and the birthday of your father. Nawala na siya. Ngayon, 2022, mga 19 years na. Pag-usapan natin yung Kapaskuhan noon at ngayon. Unahin natin yung noon. Kumusta yung inyong mga Pasko kasama si kompanyero? Well, I love Christmas. When you ask me that question now, ang iniisip ko, it's because of my childhood. Kasi nung Christmas, ang daddy ko, busy talaga siya. Abogado siya, nagsusumikap dahil buhayin kami. So hindi ko yan siya nakikita as a child. Alam kong pag uwi niya, tulog na ako. Siyempre, pumapasok din ako sa school. So weekend lang and holidays. So you can imagine kung gaano ko ka-excited pag holidays dahil my father will be home. For me and sa siblings ko at saka siyempre sa mom ko, Christmas is a time na nasosolo namin siya. But everything good talaga, di ba? From the bibingka in puto bumbong pag nagsimbang gabi, to just walking around looking at the Christmas lights. Tapos remember sa Makati noon, may mga buildings na may mga Christmas display, or you go to Fiesta Carnival sa Cubao, or kahit dalin kami sa Luneta na maraming taong naglalakad. Ang dad sumasama? Ay, daddy ko nagdadala. Siya nagdadala. Siya ang nagdadala sa inyo doon. Gusto niya yan. Wow. Dinadala niya kami doon in Luneta. Dinadala niya talaga so kami. So he also looked forward to spending time with you. Yes. He demanded it. He demanded it. So, nung malaki na tayo, dinidemand niya kasi may sarili tayong lakad. Nung bata naman, eh... No, but like sa mga kapatid niya. Ah, dinidemand nga niya. So like mga kapatid niya, sabihin niya, hindi pwede, pag Sunday, dito kayo. Marigalo? Si Senator Rene. Yes. Siya at mom ko would really try to find out what we like and we'll really look for it. No? One of my fondest memories talaga, yung gustong-gusto ko talaga ng bisikleta. Pero for one reason or the other, hindi niya ako, ano, or nakikigamit muna ako. But in one of my birthdays, or Christmas, nandun yung bike. Wala sa ilalim ng puno, nandun sa garden na may ribbon na malaki. Pero si Senador Rene, dahil nga ang birthday niya ay Kapaskuhan din, naringgan mo ba siya na buti pa ang mga kaibigan ko, isa lang ang regalo dahil December ang birthday ko? Ako never. Never? Never. In fact, hindi nga niya binubuksan eh. Nandun lang. Yes. Patong-patong na yun. Mas importante sa kanya. Yung presents. Yung dumating ka sa birthday niya. He loved throwing a party. And he has always been a people person. Yes. So like, kung party hanggang 12, pero dumating ka 11:30, ganun pa rin yung joy niya. Yung humabol ka, tapos i-extend niya yon, papaluto ulit. Basta yung, sa kanya, it's really being around each other. Senator Pia, hypothetical. If Lucas were to ask you, what was Lolo like? Well, he does ask me. He does? He does. And what do you say? And even my daughters, they were only 9 and 5 when he passed away. So they would still ask me. And I actually volunteer all the time, no? Kasi I want them to still know him as if he were still there. I tell them that he was a very, very loving father, but also very strict. Kasi I'm basically a single mom, so I have to be loving and strict at the same time. And ang kilala nila is which yung... Which is really hard. Which is very which hard, is hard. Which is very hard because it's like a dual personality. And in my case, although I said loving ang dad ko, loving naman talaga, pero siya yung strict. Yung mommy ko talaga yung karinyosa, itatago pa niya yung kasalanan Daddy, mo para hindi ka mapagalitan. Nawala kami baka sa tamang landas. Baka kung saan na kami napunta. If we didn't have mom naman, baka sa tamang landas naman. Kami, pero naglayas naman kami. Oo. Grabe. Yung balance talaga. I really thank God for the balance of my mom and dad. So, pag ina-explain ko yan sa mga anak ko, mahaba ang kwento ko. Kasi gusto ko maintindihan nila na unlike a lot of friends na strict yung parents, strict siya pero may rason siya. Yung hindi yung basta ayoko. Yung hindi this is lang. Oh, hindi gano'n. Pero hindi siya namalo. Ah, hindi. Namalo naman. Napalo naman kami nung bata kami. Nagulpi nga eh. Napalo naman. Ako nagulpi ako eh. Talaga? But napalo naman. You didn't resent that? No. No? Not at all? Was it the type palo na... once
Palo, pero may paliwanag ba? Palo? Oo. Everything may paliwanag. May paliwanag. Pero after one or two palo, tignan ka lang. In fact, ang joke sa bahay, kung gusto mong magising or magulat, sabihin, tawag ka ni Daddy. Madaan ka sa tingin. Tawag ka ni Daddy. Pag sinabing nandiyan na si Daddy, excited ka, tatakbo ka. Pero pag sinabing, Al, tawag ka. Manda ka. Paano ito naka-apekto sa inyo? Si ate, may reward. Bakit ikaw, kuya, wala ka lang baksak? I don't agree to that. Sabi niya sa isang interview, or sabi niya yata sa inyo, na ang kanyang maipamamana lamang sa inyo ay isang magandang edukasyon at magandang pangalan. Paano ito naka-apekto sa inyo? As people, as government officials? Yeah. Actually, nung sinabi niya yon, hindi naman malakas yung dating sa akin noon. It is what it is. You know what I mean? Like, okay, noted. Noted. I mean, kasi hindi naman kami lumaking maluho. Slowly yung pag-improve ng kakayanan niya to provide for us. Like, inabot ko pa yung wala naman kaming driver. But not only that, isa lang yung kotse. So, pag ginamit ni mami yung kotse at walang susundo sa akin, susunduin ako ng houseboy na nakabike. So, angkas ako sa bike. Malapit lang naman yung house namin. Tapos si daddy, naalala ko pang uwi ng nakataxi or nakatricycle. So, nung sinabing, wala akong iiwan sa inyo, kundi mabuting pangalan, eh dati pa niya kami sineserve na huwag kaming gagawa ng kolokohan. Then yung sa education naman, dinikdik niya talaga akong mag-aral. But when he died, so parang doon ko na-feel na, oh, ito na talaga yung iniwan nga naman niya, no? Talagang pangalan lang, tsaka edukasyon, yun lang. Feel na feel ko yun. And then without planning on it, I ended up running for public office. And everywhere I went, people were saying, napakabuting tao ng ama mo. Ito na itulong niya, ito natutunan ko. Sabi ko, wow. So like, every day of my life, I remember that and it's really true. Senator Alan? Sa kanya kasi, kaya iba yung dating. Kasi she's always been good in school. So kaming tatlong boys, sabi nga nung youngest namin, si Lino, na bakit si ate may reward kapag ka salutatorian o valedictorian or top 10 siya? Bakit ikaw, kuya, wala ka lang baksak? At pagdating sa akin, pumasa lang, happy na. Kasi nga iba-iba standard dahil medyo mas magaling na estudyante si ate. So, of course, later on na lang namin na-realize yun. Now, as to yung name niya, ayaw niya nang lalamang sa kapwa, ayaw niyang you don't follow the rules. So, dun nakadikit yung I leave you a good name. You know, so even when ate was running, some of his closest friends would say, di ka mananalo. But dahil sa dad mo, tutulungan kita. Totoo yung nasa Bible na a good name is better than gold and silver, no? Ganun siyang klaseng tao. So, it really molded us. So, it's not that we grew up without mistakes, but he was always there para to medyo naligaw. Right. So, si mami naman, taga-Sudan. You realized that when he was gone. Dad was not very strict about, Pia, manliligaw. Ito ang dapat. Yung personal na side ng buhay mo yun. That's very interesting, Kuya Boy, no? Bago ako mag-18, ayaw niya magka-boyfriend ako. Ayaw niya. Pero gusto niya, bring your friends to the house. Lalaki, babae, lahat yan, welcome sa bahay. Gusto ko silang makilalang lahat. So it's more of that. Huwag kang magpaligaw, bata ka pa. Enjoy your studies, enjoy sports. Did you understand? I understood that, pero medyo mahirap kasi nagka-boyfriend talaga ako. Mami ko lang ang... Without him knowing. Without him knowing. Pero nalaman na rin niya. Nalaman na rin niya. So, ang sa kanya naman is, I don't agree to that. Dito lang, basta dito kayo sa bahay, kailangan nandyan yung friends. Kumbaga parang ilayo ka sa temptation. Nung tapos na ako mag-college, yun na, I would then talk to him about boyfriend kasi parang pwede na. So, when I was dating a particular guy na in his mind, wala namang future, dinidiretso niya ako, what? What does he do? Ganon. Ganon. Kayong boys, ikaw, baliktad Alan, kami. Pinagsabihan ba kayo? So kami, tatlong bawal. Uh-huh. Alak, sigarilyo, drugs. Sobrang strict doon. So like one time, palabas ako ng bahay, sabi niya, oh, ang pangit ng grades mo, tapos saan ka pupunta? Party. Ah, hindi. Ganyan. Tapos sabi ko, dad, may nakilala ko, may date. Oh, sige, dalhin mo yung kotse. So, ganon siya, basta sa girls. Pero bawal yung
alak sa Caribbean drinks. But as soon as tingin niya it's time to spread your wings naman, so alam mo yung mga summer jobs, itutulak ka niya talaga. He would let you go. Oo. At saka, hindi mo sabihin nung boss mo, kailangan mo mag-work o kaya weekends, kailangan ka doon. Hindi. Lelecturean ka pa niya. Don't use me as a excuse. You do that. You apply. You work hard. You ano. Okay. He was a kind of father who was not shy to say, I love you, kids. Yes. He would express that. He would write especially that. Especially writing. He would always write. Yeah. And on special occasions, nandun yon. Yeah. Maybe not so much sa words, pero meron din kahit papano. But the way he acts. For example, yeah, we sleep in one room. Kasi katira niya, he goes home late and leaves early. So gusto niya makita yung anak niya bago matulog at pag gising. He was such a big presence in your life. One day, he got sick. Paano nabago ang inyong buhay? Unang-unang word siguro na yanig. Kasi remember, siya ang epitome sa amin of good health. Diba yung talagang ang breakfast niya lang, fruits, saging, or mangga. After a few weeks, that seeing him get weaker was really from nayanig to devastating kasi sinabi ng kailangan na ng transplant. But of course, if you ask me, kahit hindi ako naging senador, sana hindi siya nawala. Diba? In my case, actually, it was like a double painful time in my life kasi yung baby boy ko just passed away. Nag-decide kami ng then husband ko pa, na ex-husband ko na now, na will run a marathon in his memory. So we were abroad. And then I got a call saying nga na yun na nga, na he's doing really bad. Na-shock din ako kasi parang, ha? Saan ang galing yun? All those days, all those years, he looked strong. Parang nakalimutan na namin na diagnose nga naman pala siya with that hepatitis B virus. But then he was taking medication, but the medication stopped working. I was only gone a few weeks. Pagbalik ko, mukha na siyang ibang tao. Nakatayo pa rin siya, pero parang very, very weak and all that. You mentioned about the transplant. Si Lino ang nag-donate. How was that process? It was really so surreal kasi suddenly nung tumawag na pumunta kami dun lahat para magpa-test. Ako daw, baka may fatty liver, and then si Renren ang nagpursige na talaga una. Siya talaga yung mapilit. Then may nakita at sinabi sa kanya na if we do it, it might not grow back. Life mo naman. And then Lino stepped up at sinabi talaga ni Lino, I can do it. But we couldn't tell my dad. Because if my dad knew that it was Lino, hindi siya papayag. So tinago namin yon. Nalaman lang ni dad the day na... Tapos na. Day or two, nung conscious when siya. When he was conscious. So, it was a, you know, very difficult journey, not only physically, emotionally. How were your conversations during this time with dad? Meron, but all of them were too meaningful. So, for example, Kuya Boy, makakain lang siya na hindi niya sinusuka was a terrific day already. That's when nga he taught us to celebrate everything. You know, it's not always what material things you have, but it's also the family you have. June 24 of 2003, your dad passed on. How did you cope with his death? In a sense, we were prepared and not prepared. Just a day or two after the operation, yung parang yung sa sine, parang walang dugo yung tao, tapos niligan mo ng dugo, bumalik yung kulay, gumanda yung skin, pati yung smile niya. Pagdating ng March, nagpaalam ako. Sabi ko, Dad, okay ka lang. Sabi niya, oh, papalakasin lang daw ako, tapos uwi na. So sabi ko, ako muna uwi kasi mag-a-attend ako ng mga graduation. Go ahead, son. Suddenly, nang April, tumawag si Mami at sinabing, he saw the doctor and I want you to know na wala nang chance. They opened it up. They closed it right away kasi panay tumors na yung chan. So nagka-cancer na sa chan. Family conference, hindi ni-recommend ng doctor yung chemo kasi daw hihina lang siya, pero tinanong siya. Okay, sabi niya, hindi, fight. We, fight. Until nga, when it sunk in, ganyan, kinausap nila si dad. Na, dad, anong, kayo na ba yun? So siya na magsasabi ng part na yun, yung wish niya. Yun nga, we had the meeting with the doctor and sinabing, talagang it wasn't good. And then I said, paano? I mean, we can continue this here.
we can continue it there. It's not gonna make a difference. Sabi niya, I want to bring me home. Bring me home. And then he kept on saying na hindi pa siya pwedeng kunin kasi may mission siya. Hindi, basta't may papagawa sa akin ng Diyos. But that time na umuwi siya, dun yung, ano, yung interview sa kanya, ni Cez, wherein na we feel was his mission. Kasi tinanong siya ng, Senator, what did you learn with all of this? Or what's most important to you? Dun niya nasabing quality of life. And then tinanong siya, what do you mean quality of life? And sinabi niya, quality of your relationship to God and the quality of your relationship to your loved ones. So that will determine your qualities. Dun niya sinabi. So with God, kahit a minute every day, spend time with Him. Tapos with your family, don't forget them. Kaya nga wala talagang ano yun, nagkakasakit Kuya Boy ng inano na, sana I made more money, sana I had a higher rank. Ang parating inano, sana I spent more time knowing God, and sana I spent more time with the people I love. Just to close discussion about your father, very briefly, if you were to write the epitaph of your father, how would that sound today? I wrote it actually. Loving husband, father, grandfather, and servant of God and the Filipino people. But we take a break. What was that impossible dream of Compañía? Maraming naging obstacles. I was here in the 60s. I had high hopes for the country. Dito na naman ako. Ganun pa rin ang bansa natin. When I'm late to my
Thank you, Mr. Mark Bautista, with Impossible Dreams. I love it. Right now, mga kaibigan, we would like to welcome joining us as we remember Senator Rene Cayetano, the one and the only, Mayor Lani Cayetano. Hi, thank you, Lani. Boy. Thank you very much for having me. Merry Christmas. Merry Christmas. Kanina pa namin pinag-uusapan si Senador Rene. You worked with him for how long? A year and a half as part of his political team. How was that experience? Well, nerve-wracking kasi unang trabaho ko yon Tito Boy. Pagka-graduate ko from college, it's a big challenge for me. But I also consider that as a big blessing and an opportunity to also, syempre, prove then that I can, you know, I can deliver good work. So what was that impossible dream of Compañero? Well, I just know na marami siyang dreams and maraming naging obstacles. Yung pagiging abogado pa lang was already an impossible dream for him. Yun nga, they come from humble beginnings. Public school lang tatay ko until medyo... Zapateros Elementary School, Rizal High School. And then may dalawang taon siya sa Mapua. And then balik public school siya sa UP. Mm. So lahat yun for him, sa mga kwento niya sa amin, is his dream coming true, one step at a time. At siya napunta sa Michigan, also on a scholarship. Yes, napangarap lang din. Kasi wala namang pambayad yung parents niya na and makapag... And hindi siya tinanggap kagad sa masteral program. Degree for law. So he had to go to public ad. So another step. But again, as it unfolded, so he was a houseboy, cook, driver of a family. Na ang pangalan ni Alan. Inampun siya, ang pangalan Alan. Kaya na pangalan ko. Getting to know him, his ambition was really less for himself because ang hindi ko talaga makalimutan when he was crying nung may sakit siya. So sabi niya, Al, I was here in the 60s. I had high hopes for the country. Andito na naman ako. Ganun pa rin ang bansa natin. So I think yung impossible dream niya was for people like him, di ba, to have an easier way just to have opportunities, di ba? As a member of the team, the political affairs team of the senator, mayor, did you have conversations? Would you listen to him talk about, ito nga, mga pangarap? Anong klaseng interaction meron ka sa kanya? I would hear him deliver speeches. I remember listening to him, sounding so authentic kasi yung pinaghuhugutan niya ay yung personal na karanasan niya. In a way, binabalikan ko nung pinasok ko na rin yung mundo ng public service, parang malaking factor talaga yung influence no niya at saka yung inspiration at saka yung mga ginagawa niya na nakita namin, hindi lang ako, yung buong team. Senator Alan kayo, Senator Pia, ano yung leksyon na baon nyo galing sa inyong ama? In my words, okay. Never give up. Hindi naman handed to him on a silver platter lahat yun eh, pinaghirapan niya yun eh. And I apply it also, just like Lani, in my daily life. Na-embody ko yata yung gusto niyang makita na never give up, work hard, work hard. Every day is a new day. Every day is an opportunity to do better. And I use those same principles in life. So talagang, I can say na yun yung malaking impact sa akin, including sa pagiging abogado. Iniyakan ko siya on the first day of the bar exam because I thought babagsak ako. And he told me the story, which of course I already knew. But at that moment na umiiyak ako, ni-remind niya ako na sinabi ng father niya sa kanya, I don't care if my son fails. But I don't want a quitter. So that's, I think, never that's important. Give up. We should never be afraid of failure because it's only with failure that we can improve ourselves. Your story about being a lawyer. Well, Kuya Boy, alam mo yung verse sa Bible na sinabing, in everything you do, di ba, you're doing it for God or doing it for Christ, di ba? Yung pagka-perfectionist niya, ang hindi yung outcome ang tinitignan niya, kung hindi yung effort mo. Yung the journey. Yung to do your best, di ba? So, for example, kung siya may medal at ako 75 lang o 80, pero pag nakita niyang I did my best, dun siya happy. Okay. Naabutan ba niya yung kayong dalawa? Love affair, hindi. He was on? In a way, binigay niya sa akin si Lani, or God used him to give Lani. Kasi, right. Two things about him. First, sa drinking, no?
And then, sa pag-aasawa. So sabi niya, date ka nga, pero huwag ka mag-asawa na maaga. But one time, when he was in the US nga, nung may sakit na siya, bigla niya akong tinawag. Inaupo talaga niya ako sa tabi sa kama. Tapos sabi niya, Alan, nakalimutan mo ata mag-asawa. So napagano ako sa, ikaw nagsasabi sa akin parati na huwag kang mag-asawa. Huwag muna mag-asawa. Then when we got home nga, si Lani nandun araw-araw. At dun kami nagkaroon ng chance ni Alan na magkita. I think, ginamit pa rin ni Lord si Dad na parang, oh, Alan, I won't be with you physically na. But someone will be with you. Play batumatupik, okay? Ang matatalo ay ang sasagot ng katanungan. Okay. Sige nga. 2, 3, 1, go. 1, 2. Oh. Isang bisyo. Pag tinignan mo si Sir, si RLC, para siyang seryoso. Pero pag nakuha mo yung kiliti niya, ngingiti na yan, may kita yung mga wrinkles sa gilid ng mata niya. Hindi ako nahirapan working with him because he was always straight to the point. Hindi siya paikot-ikot. And he never blew his top. He was always cool, calm. Siya lang yata yung host ko na hindi kami nagsagutan. Siya yung galit. Pero Jacqueline Jose, galit ako. Ang lawak ng kaalaman niya tungkol sa batas, ang intention niya noon ay para ang ordinaryong mamamayan, ang Pilipino, hindi ma-intimidate. Kaya binababa niya yung paliwanag ng batas. Gusto niya mas marami ang magtatanong. Gusto niya marami siyang maisishare na leksyon tungkol sa batas. What I picked up from him was yung respeto, you know, the way he respected people. Kahit sino ka in the team, pareho yung tingin niya. He doesn't look down on anybody. Minahal siya ng public kasi may compassion siya eh. He was blessed with a long life. I'm sure malayo talaga ang mararating ni Sir. Okay. So play batumatupik, okay? Ang matatalo ay ang sasagot ng katanungan. Okay. Ready. Ready. Sige, listen to the first one. 2, 3, 1, go. Oh, alo si Senator Alan. Isang bisyo. Wala talaga, mag-golf lang. Oh, yun sasabihin ko rin. Mag-golf lang talaga. Sasabihin ko, golf. Okay. Next. Okay. Senator Pia, pet peeve ni kumpanyero. Ayaw talaga niya na sinungaling. Ayaw ng... Inefficiency is better. Okay. Inefficiency. Nagagalit siya doon. Oo, okay. Next. Oh. Senator Alan, guilty pleasure ni kumpanyero. Mag-golf abroad. Sabihin ko din, golf. Talaga, yun talaga. Kasi hindi siya nagigilty mag-golf ng Sundays lang dito. Natural niya yun. Pero tingin niya sa abroad, gawin mo lang trabaho tapos umuwi. Hindi niya tingin na dapat mag-linger o mag-bakasyon ka doon. That one. Unless kasama buong pamilya. That's right. That's another one. Oh. Weakness ni kumpanyero to get your way or escape punishment. Wala. Same. Wala. Talagang lusot yon. Sa mami ko meron don't you pa, dare. Pero sa dad ko wala. Sorry ka. Exactly. Pagyakap after, baka say, sakaling. Profusely apologize. Yun na lang. Tama ba ang nakuha kong kwento that he started to be called kumpanyero because it was Jel Santos Relos? Yes. Who called him kumpanyerong bayan. Kumpanyero ng bayan. Tama yung kwento. Yes. Sinabi sa kanya na si Jel nagbebenta ng golf clubs yan. Maganda kumuha ka. So nagkikwentuhan siya. Sabi ni Jel, alam mo, interesting ng mga advice sa tanong mo ha. Mag-guess ka once. It was so good. Ang daming nag-call in. Wala pa namang text Relos o ano nun. Reports. Sa Relos report. So it was for ano. So she carved out a portion. So sabi niya, Rene, ba't hindi ka mag 2-3 times a week hanggang everyday? And then, tinawag siyang kumpanyero. You weren't with the senator then? Oh, meron pa. No, nagkaroon ako ng chance, Tito Boy. May job interview. Ginawa yon sa radio booth. Habang nagpo-programa siya, pag commercial break, dun niya ako tinatanong. What was that feeling like? Nerve-wracking. Diba? So,
Interesting. What an interesting memory, di ba? Nakakatawa. Oo. I know. It started actually with the guesting. Napakaganda ng response. Inimbitahan siya ni Jel na sana magawa once a week. But he had this special talent of simplifying the law. Yes. Tapos nung when she got pregnant, pumalit muna si Tessie Tomas. Hanggang ito'y, we were talking about radio, kumpanyero, kumpanyera, napunta sa telebisyon. Noong 1997, every kumpanyera that he had, you know, it also molded him. And then, the kumpanyero became a celebrity. Your father became famous. He was doing very well as a public servant, but he became a celebrity. He became the kumpanyero ng bayan eh. How did it affect your lives? Didn't change because ganun pa rin, ganun ang pagkakilala ko sa kanya. It doesn't change anything for me except maybe a few more people wanting to say hello to him if we're in public. Ganun lang. Meron siyang, maybe masasabi kong luho, if you can call it a luho. Yung time alone namin as a family, we would go to Hong Kong, not every year, but sometimes we would do that. And hindi na namin siya nasosolo. Kasi love na love siya ng mga people go to OFWs. Yeah. People really go to him. And siya naman, makikipagkwentuhan talaga. Like, yun. So in that sense, yun lang yung naalala kong change. But otherwise, for me, it was the same. Did you have experiences where people would say, kumpanyero, may problema ako? Ay, madami. Everywhere. And he'd take time. So for example, even when he wasn't with us na, so, alimbawa, waiter, sanay kami na, ano, sir, ako nagsiserve sa dad mo. Dito ako sa ganitong hotel or dito sa restaurant. But they'd go up to me na, sir, tinulungan ako ng dad mo, ha, naayos niya yung kaso ko. Na ganun. So, all over, he'd take that very seriously. Yung parang, siguro that's one thing we learned from him na you don't need a position to serve God and people. Diba? Basta't kung ano talent mo, yun ang gawin mo. Pero Kuya Boy, kasi kami, kumbaga, kung he's always been the celebrity in our life eh. So, hindi namin napansin yung gravity ba na parang star ka na. Kasi yung clients niya, he wouldn't look na ito VIP o ito napakayaman. Basta treated them all the same. And even sa mga associates niya, papagalitan niya pag hindi binigay yung 100%. So, having said that, Kuya Boy, all throughout that, basta ako, alam kong sikat na lawyer father ko. Ito ngayon ang tanong, wala ba kayong dalawa balak ipagpatuloy ang kumpanyero? Alam mo, Kuya Boy, from the start, in-offer sa amin yon. And personally, I don't know si ate kasi for a while we wrote a column at bumaliktad nga. Siya yung legal advice, ako yung more Jel at Tessie, siya ang more Rene. But kasi sabi namin, alam mo, si dad practiced for decades and talagang sunog kilay talaga yan in studying right. And everything. But for me, it's a dream to continue the show. As a matter of fact, mga kaibigan, inarito po na isu naming i-share sa inyo. Panoorin niyo po ang ilang mga eksena doon sa aming practice episode, ika nga. Pero practice ito, pero totoo. Totoo, dahil gusto lamang po namin maramdaman kung kakayanin ngang ituloy. At ang aming naging desisyon nga, ay ituloy na natin. Narito po, panoorin po ninyo. Narito para humingi ng payong kapatid, kina Kuya Alan at Ate Pia, si Tessa Santos. Hingi lang po ako ng opinion para dun sa online loans po. Kasi po, nakalimang utang na po ako sa kanila. Nakiusap naman po ako sa kanila na ma-delay lang po. Hindi sila pumayag, sabi nila, guguluhin daw nila yung online class ng anak ko araw-araw. Pagbatas ang pinag-uusapan, dalawa yan, karapatan at obligasyon. Sila, may karapatan silang maningil, opo. Ikaw, meron ka namang obligasyon opo. Magbayad. Pero wala silang karapatan na i-harass ka or i-threaten yung anak mo o yung pag-aaral niya. Pwede mo talaga silang isumbong sa SEC or sa NPC. Wala namang problemang ibayaran ko yung interes sana kung hindi nyo naman ako hinaras ng ganito. Pero since ginawa nyo yan, labag yan sa batas. So, tutulungan ka namin sa CIA with DA. Ano ba ang nangyari sa inyo ni Maylin na dati mong kaibigan? Ang naging problema po, nung time na 2018, nakahiram na po siya sa akin ng pera na hindi naman po nakakabayad. At yung mga asawa namin na nagkaroon na ng lamat. Yung asawa ko, binato na ng asawa niya ng timba. Ayaw mo ng gulo? Ayaw gusto ko. Mo sana
maibalik yung inyong pagiging magkaibigan. Opo. Sabi ni Aling Ami, hindi raw kayo nagbabayad. Opo, hindi po ako nagbabayad po sa kanya. Bakit? Kasi saksakan po siya ng kiss po. Malayo pa po yung asawa ko, sinusugod na po. Naabangan na po yung asawa ko sa pintuan para siya doon maningil. Sabi mo kasi, Maylene, na kaya ka hindi nagbabayad kasi panay ang paninira sa'yo o chinichismis ka. Anong nauna? Hindi ka muna nagbayad o chinismis ka muna? Chinismis niya na muna po ako. Ako pa talagang nagchichismis? Hindi ako chismusa, ikaw ang chismusa. Ikaw lang chismusa. Hindi ako. Hindi ako nagbabayad ng mahabo. Ikaw ang mahutang sa akin. Sabi pa lang na sabi, mahiya ka sa sarili mo. Mahiya ka sa sarili mo, makapala mukha mo. Eto tanong ko, may nakakita na ba kayong mag-asawa? Wala pa? Wala pa. Wala pa. Oh, eto, willing ka ba na kapag ka nagkatrabaho, sisimulan na niyang bayaran pa konti-konti? Basta po, kahit, yun lang naman po ang pakiusap po sa kanya, hulug-hulugan niya. Basta matundukan lang po. Kahit konti-konti. May tanong ako, meron ka bang kakayanan na gawin na trabaho, pwede kang magluto para sa kanya? Wala po. Ay, wala kang talent na ganon? Pareho tayo. Hindi na ako magaling magluto. So, pareho nyo namang ayaw na magkagalit kayo. Pareho namang kayong willing. Sorry, pasensya ka na ulit. Hindi na tayo maulit. Yung ngayon magiging example sa inyo. Ayun. Palabasin na natin, pagkapihin na natin. Sagot ni Alan, Kuya Boy. Abulin natin yung oras para makapag-grocery pa sila magkasama. Kuya Alan at Pia, maraming salamat. Sa aming bayan, lahat ay nakakakilala kay kumpanyero dahil siya ang isa sa pinagmamagaling namin na anak ng bayan ng Pateros. Si Rene ay isang mapagmahal na kaibigan. Dahil pag hindi kanya nakikita, ipatatawag ka. Kanyang sinusundo si tatay dito sa aming tahanan. No? Mag-isa lang yan, si Senator Rene Cayetano. Malalaman mo sa isang tao, yung totoong tao, at walang pinanginilagang tao. Kasi bakit? Ipupunta sa bahay, walang bodyguard. Napaka-loving niya talaga sa wife. Lahat ng occasion, gusto niyang nag-iisip siya ng something for Ma'am Sunny. Lagi ko siya nakikita na kung paano siya mag-alaga at yung mga disiplina niya sa kanyang mga anak. Si RLC kasi, very strict siya, pero loving. Tapos sabi niya sa akin, kung sinisigawan kita, pinapagalitan kita, papasukin mo lang dito sa tenga, palabasin mo dito. Kasi ibig sabihin nun, malapit ka sa puso ko. Ang naituro sa akin ni Rene, maging masigasig sa trabaho at isang mabuting ama ng tahanan. Yung father ko, yung legasiya niyang iniwan at ni Senator Rene Cayetano, napakagandang legasiya ang iniwan nila. Kaya yan sila ang aking mga ehemplo, ang aking tutulungan, totoong tao. Hindi siya madamo. Sinasabi niya, pera lang yan. Ang pera, huwag niyong gaganunin. Kasi kikitain ulit yan. Hindi mo tutulungan kay Dara para patapos na nag-expect na babalik. Hindi, wala. Talagang ano siya. Tunay na tunay. That's why I'm using him. Alam mo, natutunan ko rin sa kanya kung paano makitungo sa lahat ng mga nakakausap. Mas may note siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, Divine, I may not be a perfect boss, but I still have a heart. Yan si Rene, tunay na tao. If we were to verbalize right now, as we remember your father, what is that legacy? Sa akin, very simple, wala dapat na api. He doesn't usually use the word api eh. Galit siya sa abusado. So, binaliktad niya ngayon. Huwag magpapi, alamin ang batas. Ang contribution talaga, ang legacy niya, you know, he wants to have a world na walang naapi. Senator Pia. Sabi nga ni Alan, galit na galit siya sa abusado, paano niya bibigyan ng proteksyon? By way of telling people, ipamudmud sa lahat na ito ang mga karapatan mo. Kaya actually, Kuya Boy, when I first ran,
hawak ko pa yung ano niya, yung mga card niya na ginawa ko rin sa akin, na mga rights mo. Kasi nusulat namin yon para i-share sa mga tao because yun yung legacy niya eh. Kahit saan kami pumunta, sinishare ko yun. Dahil ito yung bili ni kumpanyero na dapat mong alam para maproteksyon mo yung sarili. But because I am his daughter, gusto kong not just ipagpatuloy yon pero ma-resonate yon sa iba-ibang sektor ng ating lipunan. And I'm proud to say that I hope it lives on in me and in us. Napakaayos ng kumpanyero base dito sa mga kwentong napapakinggan ko. Ano pa ang mga ibang namana ninyo? He left us, first and foremost, his good name na talagang nakita namin over the years that, you know, to God's grace, it moved mountains. Number two, iniwan niya nga yung edukasyon. So, awan ng Diyos, lahat kami nakatapos. Then, material things. He had his dream house. And then, mom and him liked art. So, yung bahay, may mga ganon, no? So, may mga naiwan sa amin. But because nga of that teachings, we all had our profession and all had our career. Sa totoo lang, the year that he left us in this world, you know, no one thought Ate would win, maybe a handful of people. And sa Taguig, everyone saying, walang pera yan si Alan, wala na tatay niyan, wala nang contacts mga yan, talo yan. But again, the Bible says, better than gold and silver, a good name. So, and then siguro ko, boy, the memories, di ba? One of my treasured possession is yung sulat niya sa akin nung 18th birthday ko. So naka-frame yon with our picture together. I do hope to God that, you know, as members of this family that looks to our father, that we always act in a way that honors him. We're trying hard sa bilin mo, which is take care of mom and take care of each other. I'd like to believe na yung mga ginawa ko, ikina-proud niya. Bahagi ng
Stephanie, thank you for that beautiful, beautiful song. Kung pasasalamatan ninyo si kumpanyero, now, how would you do it, Senator Alan? Tagal ko na hindi nakikita, so I love you, Dad. And thanks for everything. I'm so happy that, you know, you have an intimate relationship with the Lord Jesus Christ. That's why I know we'll be together. And then probably tell him na we're trying hard sa bilin mo, which is take care of Mom and take care of each other. Not always easy, but we're working hard on it. Senator Pia? You know, my dad, I know, dream niya na mag-follow din ako sa footsteps niya. So, sobra siyang happy na naging lawyer ako. Kinabot naman niya yon, nakaakyat nga din siya ng stage. Pero never niya yata nang naisip na magiging public servant ako. I will tell him na hindi man niya nakita. Nasumunod ako sa yapak niya. I'd like to believe na yung mga ginawa ko, ikina-proud niya. And, of course, I know that he would be very happy to see his grandchildren, not just my kids, Renren's kids, Lino's kids, and Alan and Lani's future kids. Just because it's family, you know, seeing the next generation is always a symbolism that your family lives on. Maraming salamat. Senator Alan, maraming maraming salamat. Merry Christmas, Kuya Boy. Merry Christmas sa lahat ng ating kababayan. Merry Christmas. Merry Christmas. Senator Pia, maraming salamat. Napaka-exciting ng possibilities. Napaka-exciting ng mga bagay na magaganap. Dahil he blazed the trail. Excited dahil paano kaya ipagpapatuloy ang kanyang sinimulan sa telebisyon. Nariyan yung desire, nariyan ang puso. Pero sa palagay ko, ngayon nagpapasalamat na ako dahil he will be watching over us. He will be watching over his favorite children. Oh. And that includes Lino and Ren. Of course. And grandchildren. Maraming 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 salamat sa panahon po that you spent with us remembering the great Senator and the great man Rene Cayetano. Maraming salamat. Maligayang Pasko. Kumukuti-kutita, kumubusi-busila, kaya ng indak ng mga bumbilya. Pampang-higindak-kindak, kukurap-kurap, pilaglap.